So hello po sa ating lahat dyan, mga kamamis. Welcome na naman muli dito sa ating YouTube channel. At ang ating isi-share na naman ngayon ay itong ating mga pangpaswarte na pwede nating gamitin sa loob ng ating tahanan. Ganon din po kung meron kayong mga businesses dyan, meron kayong mga tindahan, or kung kayo man ay nag-o-online business. So, ang lahat ng ating isi-share ngayon ay talagang napakaswerte nito. Ang kailangan lamang natin ay ang ating 100% na paniniwala na ito po ay magbibigay sa atin ng swerte. So, kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang ating subscribe button sa baba ng ating video upang lahat ng ating video ay inyo na rin pong mapapanood yan. So, stay tuned! So ayun na nga po mga mamis, ang ating isi-share ngayon ay napakabilis lamang nito or nandyan lamang ito sa ating mga kusina, lalong-lalo na kung tayo po ay nagluluto ng mga yung mga adobo or yung ating mga gagamitin na mga sangkap ay nandyan lamang sa ating kusina. At huwag na nating patatagalin pa. Ang kailangan na natin ay ang ating asin. So, ang ating asin yan po ay nag-a-absorb ng mga negativity sa loob ng ating tahanan. At ganun pa man po ay kailangan din po natin ang tatlong dahon ng laurel. Dahil ang dahon ng laurel, ito po ay kilalang kilala na nagbibigay ng swerte sa kahit sino mang mga may paniniwala nito. At kapag ka nagamit mo ito ng ayon sa sa tamang yung sa tama nating paggawa ay tiyak nga naman talaga na iipikto ito at ikaw mismo ay magugulat sa mangyayari sa iyong buhay. So, wag na nating patatagalin pa. Kailangan natin ang 5 kutsarang asin na rock salt. Ang rock salt, mga mamis, ito nga po ay kung halimbawa kayo po ay medyo minalas-malas sa inyong buhay, subukan yung kapag naligo kayo, ay itaon nyo yan sa umaga ng Martes or Biyernes. At kumuha kayo ng isang ganito lamang na ipatak nyo doon sa inyong isang balding tubig. Kumuha kayo ng isang balding tubig na gagawin ninyong pangbanlaw. So doon sa ating pagligo naman mga mamis ay ipaliwanag ko sa inyo kung paano natin gamitin ang ating asin. So marami tayong mga naisir na dyan na mga pangpaligo para matanggal yung mga negativity na nakadikit sa ating mga katawan. Pero dito sa ating asin ay ang atin lamang gagawin dito, kumuha tayo ng isang balding tubig o kaya naman kalahating balding tubig na yung kung katamtaman lang ay kalahating balding tubig na lang ang ilagay nyo doon, pwedeng isang kutsarita or pwede ring isang ganito ng ating kamay. Pero kung iniisip nyo na baka parang maasin or maalat, so kumuha na lang kayo ng isang ganito ng ating mga kamay at habang ibinudbud nyo yan doon sa ating tubig ay ipanalangin natin na lahat ng mga kamalasan na nakadikit sa aking katawan ay tinatanggal ko sa pamamagitan ng tubig na may halong asin na ito at ang asin na ito ang magtatanggal ng lahat ng mga kamalasan ko sa buhay at sa pamamagitan ng tubig na ito ay iaanod na palayo sa aking katawan ang mga kamalasang nakadikit na ito. So, pagkatapos niyan mga mami, halimbawa kayo po ay nakashampoo, nakasabon na, ready na, kunin mo nyo ang tabo ninyo at habang kayo po ay nagbubuhos, ay iwis ninyo na lahat ng iyong mga kamalasan ay matatanggal na sa pamamagitan ng ating ginawang pangbanlaw niyan. Basta hanggat maubos yung tubig ay ibuhos nyo yan sa mula sa inyong ulo sa buong katawan ninyo
habang kayo po ay nag-iniisip nyo na natatanggal or natatanggal na lahat yung mga kamalasan sa inyong katawan na nakadikit sa inyo. So, ang pangalawang gamit natin ng asin naman ngayon, mga mamis. Gawin natin ito sa umaga ng Martes or Biyernes, umaga. So, kailangan natin ang tatlong dahon ng laurel. So, ang gagawin natin ay itusok natin dito sa ating asin yung ating dahon ng laurel. So, ang mga gawain ito, mga mamis, ay balik-balik ko na rin itong ginagawa sa aking sarili dito sa bahay. Dahil siyempre hindi natin naiiwasan, mga mamis, na kapag minsan ay nakakaligtaan natin na gumawa ng mga pangpaswerte, ay napapansin na naman natin yung ating mga pagsubok sa buhay, pero nalalagpasan pa rin natin yan. Kung kaya, huwag nating kalimutan na gumawa palagi ng ating mga pangpaswerte, dahil ang ating pangpaswerte ito ay napakasimple lamang gawin, pero nakakagulat yung dala niya sa ating buhay. Kung kaya, kung kayo po ay nabibigatan ng husto sa inyong buhay, simulan niyong gawin ang mga bagay na ito, dahil ito po ay napakasimple lamang. Lahat ng ating mga sinishare sa ating channel ay ng mga pangpaswerteng mga gawa natin at yung mga napakasimple lang. Meron mang iba dyan yung mga stones na kung saan ito namang mga stones na ito po rin ay malakas din na maghatak ng swerte sa ating buhay. Kung kaya, kung kayo po ay naniniwala, simulan nyo nang gawin ito. Ito na po siya, mga mamis, ang sinabi ko. So kung sa umaga kayo gumawa nito ay humarap kayo nito sa silangan at hilingin ang pagbabago sa inyong buhay na dito nyo siya ibulong, mga mamis. Dito nyo, ganito ang inyong gagawin. Humarap kayo sa silangan. Kung dito, mga mamis, ay doon ang banda ang silangan namin. So, humarap tayo sa silangan at hilingin yung pagbabago sa ating buhay na kung tayo po ngayon ay nahihirapan, darating ang time na tayo po ay mababago ang takbo ng ating buhay at hindi na tayo maghihirap kailanman. Mula sa araw na ito ay kiniklaim ko na ako po ay aasinso sa buhay, hindi po ako palaging maghihirap. Itinatapos ko na ang aking kahirapan sa araw na ito. Ikiniklaim ko na tanggalin ang lahat ng kamalasan na daladala ko sa aking sarili. At ngayon dito sa aking ginagawang ito, ikaw na ang magbibigay sa akin bilang aking pangpaswerte or lucky charm. Ikaw na ang magbibigay sa akin ng mga swerte sa aking buhay na parating. At maraming maraming salamat sa lahat na daladala mo sa aking buhay. So pagkatapos nito, mga mamis, ay ipasinagan nyo muna ito sa liwanag ng araw sa umaga. Dahil umaga nga natin ito gagawin, pasinagan muna natin siya ng mga 5 minutes. So iwanan muna natin sa lugar na nakikita ng araw. Pagkatapos ng 5 minutes ay ilagay nyo na ito doon sa inyong mga halimbawa. Kung may tindahan kayo, mga mamis, ilagay nyo ito dyan sa kung saan, sa pinakaitaas ng parte sa inyong tindahan na nakaharap doon sa yung mga mamimili. Basta't ito ay ikublin nyo lang para hindi siya rin mapapansin at kung baga malayo siya, hindi siya mapapansin ng mga tao. Ganon pa man din po sa aloob ng ating tahanan ay pwede rin po tayong maggawa nito. Ilagay natin ito, halimbawa katulad nito ay doon ang aming main door. So dito, mga mamis, ito dito na party na nakaharap sa ating main door, pwede nating ilagay ito dito na nakakubli din po para hindi siya mapapansin ng tao. Kung halimbawa merong bibisita sa atin, hindi mapapansin ito. So yun lamang po, mga mamis, at ang ating palit nito, kapag ka napansin nyo na nagtubig-tubig na ito, na parte na ito ng ating asin, palitan na natin, kunin natin ang ating laurel, ang ating asin, ay ibuhos natin yan sa ating mga bowl o kaya naman sa ating mga
Halimbawa, sa ating mga lababo, ibuhos natin doon hanggat matanggal hat yung mga asin-asin na yan. Dahil pinapaniwalaan na ito po mga mamis ay nag-a-absorb ng mga negativity sa loob ng ating tahanan, kung kaya bawal na ating mahawakan ang asin na ito. So ibuhos na lang natin kaagad, paagasan natin yan ng tubig sa gripo at ibuhos natin sa ating lababo o kaya naman sa ating mga bowl, sa ating mga sa party ng ating mga kubeta. Doon natin siya ibuhos. At yung ating dahon ng laurel, yan po ay ating ipa, kumbaga, at kung sa araw ng Martes din po tayo po ay magpausok ng dahon ng laurel, ito na po ang ating gamitin. Dahil ang dahon ng laurel, ang kanyang usok ay nagtatanggal din po yan ng mga negativity sa loob ng ating tahanan. Kung kaya kapag tayo po ay nagsusunog naman ng dahon ng laurel sa ating loob ng tahanan, ito po ay nag-attract ng mga kaswartihan sa buhay. Kung kaya marami pong gamit ang ating dahon ng laurel, kung kaya bumili na kayo ng dahon ng laurel para gamitin natin every Tuesday at Friday. Lalong-lalo na kung may full moon, mas maganda po. So maraming salamat, sana po ay nagustuhan nyo ang ating mga sinishare ngayon. At kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, huwag nyo pong kalimutan na pindutin ang ating subscribe button sa baba ng ating video upang lahat ng ating video na i-upload ay inyo na rin pong mapapanood yan. So maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, God bless, and thank you for watching.